bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyonan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judit Estrada Larino. Uy! Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. I'm back! Oh, talaga naman. Saan ba ako nagpunta? Joke lang. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Dear Ate Juday. Ngayong gabi ng Webes, kamusta po ba kayo dyan? Siyempre, present po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, para po anyayahan kayo, ha, personal. Ayan, nasamahan niyo po ako hanggang mamayang 9:45 ng gabi para ho tayo magkakwentuhan tungkol baga sa negosyo, kung anong mga thoughts nyo. O baka meron kayo, magtanong lang ko kayo, ha. Oo, dito sa ating programa, sa second part ay ihatid namin sa inyo, ayan, looban, makasama po natin ang ating financial coach, Jojo Echeverry, ayan, sa mas marami tayong ibibigay na oras doon eh, kasi mukhang maganda yung tatalakayin ni coach na kung para sa mga undecided pa o nagdadalawang isip, kung kayo'y magnenegosyo or hindi, aba, mamaya ho pakinggan natin si Coach sa kanyang very special session on entrepreneurship. Ayun, oh, sige. Mamaya-maya po yan, mga kaibigan. Pero for the meantime, dakuan po muna natin ang ating unang segment, ang nasusulat. Ang ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo, at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Santiago 5:3. Atin po palagi ang ating bahagi ng pagmumuni-muni gabi-gabi dito po sa ating programang Dear Ate Juday. At syempre, nais mo muna nating i-welcome kayo, mga kaibigan, ng ating mga angels dito po sa DWIZ, ah, hindi lang dito sa programang Dear Ate Juday, kundi sa buong DWIZ, and of course, nanonood, nakamonitor sa ating mga programa sa pamamigitan po ng IZTV. Hello po sa inyo, salamat po. Yung aming lambing lagi, ha, pakiscan nyo lamang po ang inyong mga digiboxes, no? Digital TV boxes, i-scan nyo lamang po. Makikita nyo rin. No? Papasaan ba yan at makikita nyo rin ang ICTV. Salamat po sa inyo. At naisin nating batiin yung mga nanonood sa pamamagitan po ng Facebook page, Facebook Live, of course, ng DWIZ. Ang himpilang may tolong lakas, DWIZ 882. At syempre, sa amin pong YouTube channel. Ayan, DWIZ. Maraming salamat po sa inyo, ha? Isa-isayin ko mamaya. Oo. Thank you so much po ulit, ha? Ayan. At, syempre, nais nating batiin muna, no? Ng happy birthday today. Ang ating napakagandang anchor. Isa sa mga anchors natin dito sa DWIZ. Si Miss Ira G. Ira Gonzalez ng Beyond Buhay Metro. Ayan, napapakinggan po nyo yung, napapanood nyo, napapakinggan ang kanyang programa every day, Mondays to Fridays po yan, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Ate Ides ang tawag ko dyan eh. Si Miss Geneva namin yan. O, diba ang ganda? Oo, happy birthday sa'yo, ha? At wish namin na maging maligaya ka pa. O, di ba? Maligaya na siya. So, magiging maligaya pa siya. Ay, so, kita-kits, Ate Ida. And then, of course, nice ko rin batiin ang happy birthday si Erlo Bringas, ang magiting na reporter ng kasamaan din natin to sa media, of course, na 25 siya, no? Happy birthday! Hello, Erlo! Oo, naging kasama ko yun sa isang coverage, eh. Ayan, enjoy mo lang, ha? Oh, mag-enjoy yan talaga because kasama niya ang kanyang very special friend. Alam na kung sino.
Sabihin ko na ba, Erlo? Hindi, alam naman na lahat, ano? Oo, nilagay mo na sa ano mo eh. Sa FB mo. Ayan. Enjoy your day! Sa lahat po ng mga may kaarawan today, enjoy nyo lang po ang inyong birthday. Ayan. At doon sa mga nag-diriwang ng kanilang mansary, anniversary, weeksary, whatever, enjoy nyo lamang po. Ayan, ha? Pero maganda talaga, kasama natin yung ating family, diba? Yun yung... feeling ko naman yun, para sa lahat din, yung ultimate happiness natin. Ayan! Ito na nga! Ito na mga kaibigan, ha? Nako, alam ko excited na kayo sa session ni Coach Jojo Echeverry, pero ilan lamang po sa ating mga pagbati. Ayan! Happy listening! Happy viewing po kay Brother Rodelio Sulat. Ayan, ang aking pong ka-churchmate dyan sa MCGI. Gagalangin! Lokal ng gagalangin. Hello po sa inyo dyan. Si Sir Norley Santos ng Sampaloc, Manila. Si Brad Antonio Bioco. Si Angelo and si Mama Emma Redaha ng Malolos, Bulacan. Of course, kay Nelson Malinaw ng Virginia, USA. Ma'am Tizen Roman, Ma'am Ning Abseri de Leon, Sir Ramon Abadillo. Sir Ramon, ano, sa IZTV talaga eh, no? Thank you, Sir Ramon ng Santa Rosa, Laguna. Napakalinaw talaga. Ayan. Si Ma'am Susan Jeronimo, Ma'am Andrea Jong, Ma'am Annette Allegrity, si Ma'am Zoraida, si Ma'am Marlene Memoloto, si Ma'am Lilin Araneta, si Ma'am RG Chell, si Sir Jerry Villar Esguera. Thank you so much po. Si Sir Halon Haylon, si Ronel Sacrominiel ng Cavite, of course, si Sir Nestor Doria, hala, si Sir Marvin... Oo naman, Estigoy, naku, ang aming mga poging officers dito sa Aliw Broadcasting. Si Sir Martin Aliling ng Imus, Cavite, si Ma'am Aileen Giang Castro ng Dubai. Uy, si DJ Handsome Huga ng Tatay Rani Show, of course. Oo, si Sir Rex ng Laguna. Hello, Sir Rex. Si Sir Marlon Benavides. Hello po sa inyo. Si Ma'am Arlindo Constantino Ibanez. Thank you so much, ma'am. Ayan, maraming salamat po. At syempre, sa aking ninong Justice Alex Quiroz, ang chairperson po ng Governance Commission. Especially for the daily morning prayer. Naku, talaga namang sinisend yan. Thank you, Ninong. And to the wifey, my ninang, of course, Ninang Evelyn Quiroz. Ingat po kayong lagi, ha? So, hindi pa tapos, mga kaibigan. First part pa lamang po yan ang ating programang Dear Ate Jedi Thursday Edition. Sa ating pagbabalik, mga kasama na po natin ang ating financial coach, Jojo Echeverry. So wag po kayong aalis, ilang paalala lamang po at magbabalik ka agad ang ating programang Dear Ate Jedi makalipas lamang po ng ilang paalala. Dear Ate Jedi. Yes! Balik tayo mga kaibigan sa ikalawatuling bagay po ng ating programang Dear Ate Jedi ngayong Thursday evening. At sinabi ko na nga ho kanina sa ating intro, ang ating Thursday night co-anchor at pagmamay-ari niya ang araw na ito. Walang ko kontra. Nasa linya na muna natin ang ating coach, si Coach Jojo Echeverry. Coach, good evening! Yes, sir. Good evening, Juday. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig sa programa nating Ate Juday sa DWIC. Yes, kumusta ba kayo, Coach? Okay naman. At patuloy, na-inspired. Oo naman. Dapat lang talaga, Coach, no? Oo, kahit yes, marami yes. Daw na hamong kinakaharap tayo. Siyempre. Diba? Oo. Ganun pa rin yan eh. Tuloy ang buhay. Tuloy pa rin yan. Ayan, ako. Dahil dyan, Coach, ang ating pag-uusapan, yung sinend nyo sa akin na topic natin eh, am I an entrepreneur? Yes. Ang gusto ko lang munang, ako muna magtatanong, Coach, first question. Sige. What is and who is an entrepreneur? O, diba? Okay. Ang hinagilap ko pa yan, Coach, ha? Sabi ko, kailangan maitanong ko to kay Coach. Yes, Coach. Para sa mga kababayan natin, bigyan natin ng parang practical answer yung entrepreneur. Entrepreneur. Actually, halos parehas lang ng pagiging negosyante yan. Parang isa lang ang mundo nila kung totoo. Isang mundo ginagalawan. Pagkakaiba lang para maintindihan ng mga kababayan natin. Entrepreneur ay parang nag-set ng trending yan eh, normally. Oh. No? Alimbawa, ang negosyante, para bang inatik
say, buha, may product, papatong lang yan, tapos ininegosyo na, parang gano'n, ano? Normally, ganyan ang takbo ng mga negosyante, yes, no? Yes po, oo. Pero yung entrepreneur, para bang nagsiset sila ng trend from scratch, no? Para mo, katulad yan, yung franchising business. Hindi yan normally naiisip ng isang ordinaryong negosyante. Oo. Naiisip yan, halos karamihan yan, mga entrepreneur. Kasi sila yung nagsiset, parang out of the blue, nakakagawa sila ng isang magandang idea na although meron nang nag-i-exist, pero ginagawa pa nila ng mas matindi. Pinagaganda pa nila. Yun nga, dati wala namang franchising, pero nagkaroon ng franchise. Ah, okay. Oo. So parang, ay, parang ano yan, coach? Mas madiscarte ba ang dating niyan? Yes. Kumpara sa mga, yung regular negosyante, no? Oo, yung mga ganun. Halos makikita mo, nag-start sa from scratch, hindi parang sila yung nag-set ng trend. Yung mga ganun. Medyo, pisa lang naman ang ginagalawa nila. Kung siyempre, paghahanap ng pera, paghahanap ng pagpapatakbo ng negosyo. Kaya lang, mas ano yung thinking ng mga entrepreneur eh. Para bang hindi sila kumbaga outside the box sila. Out of the box. Yun ganyan. Tsaka parang pag ganito siguro coach no, parang hindi siya nakatutok lang dun sa iisang produkto no. Parang kasi sabi niyo pag nagsiset ng trend, parang iba-iba yung produkto. Kumbaga. Actually, ang pagiging entrepreneur is parang activity ano to, parang kita sa activity na ang layunin nila maglutas ng mga pangangailangan ng tao, mga problema, o kaya magbigay ng joy. Ooh. Parang happiness mga ganun. Pero out of the box ang mind yan eh. Out of hindi yung ordinary mag-isip eh. Mga ganun, no? Pero again, sinabi ko nga, yung ginagalawan lang yan, syempre pagkita ng pera, pagtulong, yes. Halos isa ang ano, kaya lang more on nagsiset sila ng trend. Opo. So, question. Well, siyempre, hindi naman lahat ng mga nakikinig na sa atin is nag-start na ng negosyo, nag-negosyo na. Yes. So, iba dyan, para bang nag-start pala 6 months, 1 year. O, yung iba naman nagpa-plano. Oo, nagpa-plano. Parang inaano pa nila, hindi pa nagsisink in talaga ang ano kakulugan ng pag-negosyo o pag-negosyo entrepreneur. Pero ngayon, inano lang natin yung topic. Pero may mga ano kasi ito eh. Ang tanong is, dati pinag-uusapan natin from the past, yung mga previous na usapan natin. Yes. Pag-umpis ang negosyo, paano ba ang negosyo, mga dos and don'ts, tips, sa pera, kung ano-ano, di ba? Ayan yung napag-uusapan natin. More on business related. Yes. Pero syempre, magtatanong yung ating mga kababayan. O sige, gusto kong mag-negosyo, gusto kong maging entrepreneur, or gusto kong pumasok sa mundo na yan. Pero ang question is, ako ba ay talaga na isang negosyante o isang entrepreneur, ibig sabihin, malalaman ko ba kung paano ako ba ako, entrepreneur ba talaga ako, baka naman walang skill, parang ganun coach, no? O parang hindi ka para doon, di ba may ganun? Yung term na baka hindi ako para doon, parang ganun. Anyway, may mga turning points kasi mga tinatawag yan. Mm-hmm. May mga signs kung tawagin. Ano? Yes. Ito, hindi ko sinasabing, kumbaga, isa rito complete na to, no? Kasi marami to maraming signs to. In fact, nag-prepare ako ng 10 nito. Hindi ko alam kung abot yung ano natin. Pero isa-isa natin, siguro. Sige po. Mga signs na, magiging entrepreneur ako one day o magiging negosyante ako one day. Okay. Medyo maasiwala siguro yung iba. Pero ito yung number one. Sige, coach. Yung signs na kapag sawa ka na sa hirap. Ooh! Yan, isa sa mga signs yan. Kapag sawa ka na sa hirap, yan, para bang pumapasok na yung, ano ba to? Parang ganyan, ano? Iba-juday yung sinasabing sanay ka lang sa hirap. Lahat tayo, alam, sanay sa hirap. Oh, right? Yes. Na tayo dyan. Pero iba yung pakiramdam ng sawa ka na. Parang ayoko na. Yan, ayoko na. I have to end this experience. Yan, parang ganyan, tipong parang, ganyan, coach, no? Ayoko na. Give up na ako sa kahirapan. Yan. I have to do something. Para bang ayaw mo na rin talagang maramdaman, ayaw mo na siya makita. Pakiramdam, no? So yan, yan yung isa sa mga signs. Isa pa lang yan. Hindi pa yan yung talagang ano. Baka sabihin, pwede na ako maging entrepreneur. Hindi ganun eh. May magmamanifest talaga actually, Juday. Talagang makikita mo to sa sarili mo, mararamdaman talaga. In fact, lahat tayo mga negosyante, nararamdaman yan. Opo. Bago tayo pumasok sa mapag-negosyo. Pangalawa,
Mm. Ayaw mo na nang may boss. Ayaw na nang may boss. Yan, pag naramdaman na yan, pag nag-manifest na yan, yan, isang signs na yan, no? Isang signs na yan na gusto mo naman, ikaw yung boss. Oo, ganun. Pag dumating na sa thinking mo, ayaw Bunga. Mo na nang may boss. Gusto mo na ikaw yung boss. Yan. Isang signs na yan na, entrepreneur ako, negosyante ako, ayan. So, papasok na yung mga ganyan, ano? And then, ito pa yung ibang mga signs. Ayaw mo na nang nakatali ang oras mo. Ay! Ayan. So, yung mga kababayan natin, nag-isip na ako. Oo nga. Baka nararamdaman ko na yan, o kaya baka ano na yan. So, kung hindi pa nararamdaman. Yung the usual na, coach, no? Yung 8 to 5, 9 to 6 na trabaho, no? Basta yung may oras, coach, no? Even pang gabi ka, ganyan. O mid-shift. Yung tipo, gusto mo yung sarili mong oras. Oo, yung para bang, tama, yung tapos para bang yung iniisip na ang nangyayari is, dahil nakatali yung oras mo, para bang matutulog ka na sa gabi, kasi kailangan mo nang gugising bukas ng kinabukasan dahil papasok ka na naman ulit. Parang hindi pwedeng magpahinga, coach, no? Parang hindi ka pa inaantok, pero gusto mo, kailangan mo nang matulog. Dahil siyempre, sabi nga, 8 hours daw tayong dapat matulog. Opo. Hindi ka pa inaantok, kailangan mo matulog dahil bukas gigising ka ng 6 or 5 a.m. Nako, Ngayon, pagdating ng 5 a.m., hindi ka, inaantok ka pa, kailangan mo nang gumising dahil baka malate ka. Ayan. Although galing ka pa sa overtime noon or kung, di ba, parang ganun, coach. Basta may oras. yung oras mo, parang ang inaano mo yung oras mo na nakakain na lahat ng trabaho mo, no? Nandun ka sa sistema na kailangan kang gumising o kailangan kang matulog ka agad dahil kailangan mong gumising bukas. At pag nalate ka ba, siyempre hindi ka makakapag-bandik lang ng mas maaga. So pag dumating, manifest yun na para bang nag-isip ka na ano ba to, ayaw ko na ng ganitong sistema, ayaw mo na ng ganitong sitwasyon. Ayaw ko nang masikip! Ayaw ko nang madumi, parang ganun ba, coach? Parang pag nararamdaman na natin yan, yan, isang signs na yan. Nag-manifest na yan, mga huwag sabihin, para pag nag-iisip ka na tuloy, meron pang ibang option, no? Na hindi naman kailangan na gumising na maaga or matulog ka agad. Kung maghahawak mo yung oras mo. Yes. Yan. And of course, yung pang-apat, pag nararamdaman mo na rin ito, pag nararamdaman na ng mga kababayan natin, ayaw mo na ng fixed income. $15.30, $10.25. Yung mga ganyan, ba? Ayaw mo na, pag ayaw mo na yan, hindi naman sinasabing, tawag doon na, syempre blessings pa rin naman yan. Of course, tama naman, coach. Pero pag nag-confess na, dumating na sa point, na para bang gusto mo naman makita yung sarili mo na katulad na iba, meron palang unlimited income na tinatawag. Pwede, maranasan ko din to, maramdaman ko, magawa ko to. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Pag dumating yung point na nag-iisip na ang kababayan natin ganyan, tayo lahat nag-iisip na, tayo mo nang maramdaman yung ganyan, then isang sinyalis na rin yan. Mm-hmm. So isang sinyalis na medyo kakaiba. Another thing na some signs na isa kang negosyante o isang entrepreneur, mararamdaman mo rin to, nararamdaman ng bawat isa sa atin to, which is actually marami na tong bagay na ayaw na natin na nagko-commute. Gusto naman natin na mag-aalis lang tayo ng bahay, magko-commute lang tayo o mag-aalis lang tayo ng bahay. Mm-hmm. Kapag may business transaction. Ay, shala. Sabi nila, coach, pag mga ganyan, shala, ayaw mag-commute. Ayaw mag-social, no? Oo, social. Ayaw nang umalis araw-araw para mag-commute araw-araw. Unless. Yes, wait lang. Saglit. Medyo nagulo lang yung ating linya, coach. Saglit, ha? Ayan. Okay na. So, ayaw mag-commute unless, coach, talaga na meron siyang importante o business meeting na pupuntahan. Yun. Ibig sabihin, yung term na ayaw mo na umalis araw-araw para mag-commute lang, makisik-sik sa kuntaan, di ba, traffic, o dyan. Pero gusto mo naman, aalis ka ng bahay kapag mayroon mga business transactions. Ayun, oo. Kapag ka na nag-isip-sip na, pag nararamdaman
naman mo na ba to na ayoko na talaga ng ganito, gusto ko naman na aalis lang ako pag may importante. Yes. Pagka kukuha lang ako ng cheque o tatanggap ako ng business na deal, dyan ako aalis. Yung mga ganyan ba? Mga tipong ganon, no? Oo, naku. So, mararamdaman at mararamdaman niya. Baka nag-checklist na coach yung mga listeners natin and viewers. Lima pa lang nabibigay ni coach, ha? Ilan pinipare mo, coach? 10 po, ano? May lima pa. Ayan, pero sige. Marami pa yan. Actually, pinili ko lang yung mga ibang ano. Ito yung then, parang sa tingin mo, coach, yun yung basic ba? Kumbaga, And then, number 6, siyempre, ayaw mo naman yung araw-araw, yun yung nakikita mong ginagawa mo. Ay, parang ano to, coach? Parang gusto mong lumabas sa iyong comfort zone? Comfort zone, at para ma-challenge naman yung tinatagong kakayahan. Ay, wow! Baka meron pa, coach, na talaga, baka meron pa, di ba? Oo, baka meron pa. Yung potential, no? Yeah, yung potential, yung ating abilities. Yeah, no? Oo nga, no? Pwede. Gusto mo nang makita sa sarili mo na para bang hindi lang ito pala. Hindi lang pala ako hanggang dito lang, coach. Yes, parang ganun. I can do more. Parang yes, tipong ganyan. Aba, ganyan. Sige. Oo, exciting ha. Teka, magtatanong ang sarili mo, ito lang ba ang aking kakayahan o mayroon pang binigay ang Diyos sa akin na may kakayahan pa na para naman ma-extend ko yung buhay, kakayahan na yun, na-develop ko, baka ma-extend ko sa iba. Pwede. Mahalaga din yan, coach, ano, yung may share mo yung sa iba eh. Di ba? Lagi naman nating binabanggit yan dito, coach, eh, di ba? Oo, yan. So, pag yan nararamdaman na, pag naiisip na, parang hindi ka na mapakali, yung mga bagay na pinanggit natin, mga nauna, and then yan, signs na yan. Ito naman, para sa mga OFW naman. OFW. Pag naramdaman na nila, na ayaw na nilang makita, aalis sila sa bahay 2 years. Mawala sila ng 2 years kahit sabihin natin may communication. Pero, lalo na ngayon kahit may mga technology na, coach, no? Oo, may technology naman. Pero pag nararamdaman na na gusto ko naman makita yung anak ko, na subaybayan yung anak ko lumalaki, sabihin kapiling ko yung anak ko pag lumalaki, ayoko naman yung naiiwan sila. Iba yung parang ano, coach, yan parang iba yung physically in touch ka. Ay, naramdaman ko yan, coach. Di ba nga naikwento ko na kahit na for 10 years nag-Saudi Arabia po ang tatay ko dyan sa Damam. Yearly naman siya umuwi, coach. Pero iba yung, wala pang technology nun. This mas malungkot. Kasi sulat lang. Oo, lalo nung araw, sulat-sulat lang, telegram. Oo, diba? Although ngayon, medyo advanced tayo, pero pararamdaman pa rin natin yan kapag ka, tipong nakikita na natin na iba na to, parang naiiwan natin yung unang anak ko, naiiwan ko, na visible, lumaki, hindi na natin yung pangalawang anak. Yung mga, ano ba tawag dun, coach? Yung mga challenging moments daw, beautiful moments ng paglaki. Ano ba yung mga first na pag-aaral, di ba? Yan, yun na. Yung kasi maaga kang nag-Saudi, first to walk, parang gano'n. Ano ba yung unang gupit ng anak mo? Yan, yung first mga tipong ganyan, ano? Yung first birthday. Nalulungkot naman ako, coach, pagka ganyan. Although kami nung nag-Saudi yung tatay ko, coach, ma-share ko lang ang bagya. Medyo malaki na kami, elementary... elementary na ako. High school na ako nun, coach. Pagka matramdam, naramdam ko yung... Kasi ano, daddy's girl ako eh. Yeah, yung presence. Papa's girl, Hinahanap ko yung presence. Totoo. Yeah. May gusto kang sabihin sa tatay mo na ayaw mong sabihin sa nanay mo kasi kaaway ko yung nanay ko nun. Tatay ko yung kakampi ko, coach eh. Paano yung susulat ka pa tapos after 3 months pa matatanggap? Di ba ang lungkot? Yan. Di ba? Ang hirap ng communication noong araw. Correct. Ganun na lang kalungkot yung mga ano. Pero kahit na ngayon, siyempre, nararamdaman pa rin ng iba nating kababayan niya, mga OFW. Pero siyempre, situation yan walang magawa yung iba. Pero yun na, ang pinag-uusapan natin ay yung signs na pagkaganto na, nararamdaman natin yung parang ang bigat-bigat na, para bang hindi na natin kayang i-handle itong mga bagay na to. And then, yan. Yun, isa na yung signs na yung turning point na, sa pag-ninegosyo, pag-ninegosyo entrepreneur, nandito pa sa lugar namin, sa field, nandito lang ako, tapos pwede naman palang kumita, and then kapiling ko pa yung family ko. Yan. So, kapag ka nararamdaman na yan, signs na rin yan. No? One day, someday, papasok na tayo sa mundo ng pag-ninegosyo. Ayan. O pwede mo na
ng at pasukin least, niya, ano? Oo, yung kasama mo talaga yung pamilya mo. Ayan. Kasi may solusyon naman, Juday, eh. Kung opo. Of course, hindi naman tayo kontrabida dito, Juday, para sabihin, huwag na kayong mag-ano. Siyempre, hindi naman, oo. Kumbaga, ibinibigay lang naman natin. Reality check din ito, coach, eh. Yes, diba? Correct. Oo. Kumbaga, para bang, sige, hindi ko naman sinasabing huwag mag-abroad, pero kapag ka 10 years, 15 years, total, ganun pa rin naman ang, hindi naman nagbabago buhay. Eh, kung nandito ka, nagbabago ba ang buhay? Or nandun ka, nagbabago ba buhay? Kung hindi naman, baka pwedeng kapiling mo na lang pamilya mo. Oo, coach. Maisingit ko lang din ano. I remember, yung aking sister-in-law, no, yung asawa po ng kuya ko, dalawa lang kami magkapatid, coach, eh. Meron siyang offer because ano siya eh, sa nursing, nurse na siya. Tapos magandang galing siya ng graduate siya ng UST. So, magandang eskwelahan. Meron siyang offer, I think New Zealand or basta sa ibang bansa. Ito kinikwenta niya yung sweldo. Sabi naman ng kuya ko, eh, loko-loko din yung kapatid ko, coach. Although he's an architect naman, okay din naman ang sweldo niya. Sinasabi niya na dalawa lang yung anak nila. Sabi niya, sige, mami, punta ka na doon, ganyan. Nung kinikwenta niya, coach, yung sweldo, halos pareho rin daw. May mga times pa na mas malaki yung sweldo niya na nandito. Sabi niya, ay, naku, magde-decide ako. Kasi hanggang doon na lang yung offer, eh. Although malaki. Pero sinasabi niya, kasama ko kayo, gusto ko kasama ko yung pamilya ko, dito na ako muna. Unless, i-offer daw coach sa kanya na makasama niya yung buong family niya, yung asawa niya, yung kuya ko, tsaka yung dalawang anak nila. Eh, pero mukhang wala pa yun. Pero nag-decide siya na no way. Dito lang ako dahil kikitain ko yan much more pa. Kasama ko kayo. Unless meron nga mga ganong offer na tama ka, kung merong mga ganong opportunity. May mga ganong kondisyon, coach, na magaganda rin, ano? Dahil kasama mo rin ang family mo doon. Kung saan man, Pwede yun, ano? Kumbaga, pwede consider yun. Pero again, yung pakiramdam na tipong nalulungkot na ka na, nag-iisip ka na, baka pwedeng ito sa Pilipinas, ano ko na lang yung sarili ko, i-push ko yung sarili ko, baka mayroong mga opportunity na pwede akong gawin. Yes, opo. So at least kapiling mo yung family mo. Correct. Okay, papaligan natin, hindi tayo nagiging kontrabida, pero yun, reality. Yes, na, totoo naman. Opo. So yun yung mga sinyalis, no? At mararamdaman ng natin lahat yan pagka ganyan. Now, siyempre, next yung pang-eight natin yung meron ka ng sense of mission. Wow! I like that. Pagka nararamdaman mo na, iniisip mo na ano ba talaga ako, ano bang dahilan, ba't ako kinerate sa mundong ito? Ano, para bang, ano ba mission ko? Ano bang gagawin ko talaga? Para bang kumita na lang ba? Or para ba tumulong sa iba? Opo. Kapagka ganun na iniisip natin, para bang gusto mong umangat, at dahil gusto mo rin mag-angat ng tao, yan, may yun. Sense of mission na. Nagkakaroon pa na ng sense of mission. Ayan, oo. Para bang naiisip mo na lang, hindi na yung sarili mo, hindi na lang yung pamilya kundi mo. Kundi yung kapwa mo. Pati kapwa mo, pati buong Pilipinas. Yan, oo. Yung bansang ginagalawan mo. Correct. Kapag ka meron ng ganon, sense of mission, nakakalungkot mang isipin ko dahil. Yes. Hindi naman tayo nagiging judgmental, pero hindi naman ganon. No? Pero gusto lang natin gisingin ang iba nating mga kababayan na hindi lang tayo nabubuhay sa sarili lamang eh. Ibig sabihin, pang sariling pamilya, pang sarili natin, meron tayong kapwa, meron tayong community, yes, meron tayong bansang ginagalawan na nangangailangan din ng ating kakayahan, ng correct. Ating skill, ng ating blessings, no? Para i-bless din naman yung iba. So, kapag tumating na yan, that's more of sharing your blessings nga, coach, no? Yan. Pagka naiisip na natin yan, kapag dumarating na sa punto na para bang nasa siyang sulok tayo, nakaupo tayo sa upuan, sa bench, nag-iisip na tayo ng mga ganyang bagay. At hindi mo na makontrol, ibig sabihin, para bang iniisip mo yung talagang ano may tutulong mo sa ating bansa. And then, yan, signs na yan. Kasi sa pagiging entrepreneur, Juday, nakikita naman natin ang result nito eh. Opo. Para bang kapag may umuusbong na isang negosyo, pagka maaseso isang negosyo, di ba mayroon tayong natutulungang mga tao na pwede maging empleyado. Yes, sa trabaho nga lang, coach, eh, no? Yung mga empleyado, tama kayo. Nakapag-create tayo ng employment. Di ba? So nakatulong tayo sa pamilya nila, yung mga ganyan. Pagka naiisip na natin yan, mayroon ng sense of mission din. That's a sign. Na ang mundo ng pagninegosyo or pagiging entrepreneurs para sa iyo to, para gano'n, ano? Para sa atin to, yan. So yan, medyo kakaibang mga signs.
9 'yan, mga naiisip, nararamdaman 'yan. At number 9, kapag gusto mo nang malaman kung anong meron, to nabanggit naman natin kanina kung ano bang skills ang pwede mo pang gawin. Halimbawa, baka pwedeng kala mo lang hindi ka pala hindi ka writer, pwede ka pala maging writer. Oh, diba? No? Writer ng book, writer ng mga tinatawag ano ba, script. Mm-hmm. Mga pelikula para naman yes, makapag-send ka ng message. Opo. Diba? Kasi gusto mo mag-send ng message, hindi mo magawa. Right. Na parang hirap kang mag-isala. Pero pagka nagsulat ka na, makakapag-send ka pala ng message sa pamagitan ng pagsulat. Mm-hmm. O kaya naman sa pagiging speaker. Ayan, diba? Correct. Kapag pumapasok na sa isip natin yan, yung mga ganyan na gusto mo mag-send ng message, gusto mo maging daluyan ng mga mensahe, na siyempre, then mag-iisip ka na niyan kung ano. Dito lang sa pagiging speaker, pagiging writer. Yung akala mo, coach, na hindi mo kaya. At sabi nga nila, diba, may mga success stories, coach, no, na nababasa tayo, naririnig, nakikita. Sinasabi nila, eh, hindi ko nga alam na kaya ko palang gawin to. Yan, oh. Pero sinubukan ko lang hanggang, syempre, naging successful, umayos, hanggang tinuloy-tuloy ko na rin. Yung pala, may potential din pala ako to do this thing. Oo nga, unless talagang gagawin, o lalabas ka sa tinatawag na comfort zone at i-discover yung potentials. Masasayang eh. Actually, na-tay topic natin yan last time na opo. Lahat ng mga bagay na hindi mo nagagamit, mawawala din. Ano? Yeah. You don't use it, you will lose it eh. Opo, yan, yung mga bagay na ganyan. And of course, yung last natin is yung parang ayaw mo nang pinatatakbo ka ng isang sistema. Gusto mo naman, ikaw yung nagpapatakbo ng isang sistema. You call the shots, ika nga. Oo, yung parang gusto mong makita na hindi ka nakapaloob sa isang sistema. Opo. Ikaw naman, ikaw naman na magpapatakbo ng isang sistema, whether franchising business o kung anumang sistema yan. Uh-uh. Or basta ikaw yung, you're the man. Parang gano'n. Yes, opo. Yan. So, makikita mo yan, mararamdaman mo yan. At kapag dumating yung mga binanggit natin yung mga bagay-bagay na yan, and then, one time, dapat inuupuan yan, pinag-iisipan, at hinihingi ang blessing ni Lord. Yes, importante yan, coach, no? Oo, importante yan. Mm-hmm. At importante din, kinakausap na natin yung ating family. Ayun. Oh, ilang beses na natin din binanggit yan, coach, no? Oh. Na sinasabi nyo, minsan kung sino pa yung kapamilya mo, yung parang, para malaman mo lang din kung kontra ba sila o pabor. Oh, huwag yan, hindi natin kaya yan. Kulang yung pera natin, sino ang mga tatao, sino ang mag-aasikaso, yung mga ganun, etc., etc. Actually, tama yung wordings mo eh. Kinapaalam mo lang, hindi ka nagpapaalam. Oo nga, no, coach, no? Pero hindi pwede yan, coach. Magsananay sa magulang mo ikaw nagpa-mami, pupunta lang ako sa party. Ay, hindi pwede. Hindi. Pinapaalam ko lang sa'yo. FYI, for your information, hindi ako nagpapaalam sa'yo. Pinapaalam mo lang. Pinapaalam lang. Kasi yung pagdedesisyon, mabigat din naman, Juday. Totoo naman, coach. Oo. Yung mga pinanggit natin, Juday, kanina. Itong mga binabanggit natin. Yes po. Oo. Siyempre, hindi naman madaling mag-decision para sa sarili mo lang din. Although, kaya natin mag-decision pa tayo, pero maigi na yung meron tayong mga tinatawag na consultants, coach? Counting, tawag sa ganyan, yung opinion ng iba. Uh-oh. Para siguro tama, siguro yung word na ma-justify it. Mm-hmm. Kung yung hakbang ka na, kasi gusto mo na talaga kumakbang. Kaya lang, kung may pumipigil, yes. So kailangan natin ng konting push. Opo. Actually, minsan kasi, maring may kontrapida, pero marami namang talagang gusto i-push ka. Mm-hmm. No, i-push ka na, sige, gawin mo yan. Suportado, taka. Pero yung mga kontrabida, coach, hindi naman lahat yan talaga kumukontra. Iniisip lang din nila yung kapakanan mo eh. At saka yung kung sa pamilya mo, yung kapakanan nyo. Because, syempre, whether you like it or not, pag sinimulan mo na yung negosyo, tututok din yung kapamilya mo, diba? Yeah, yung family mo talaga. So yun yung mga senyales, mga signs. At kapag nakikita nito, mas maganda to, Juday, kung halimbawang hanggat maaari, halos nang yung mga signs na to, nandun eh. Parang talagang totally, not turning back na to eh. Oo. Once na mag-de-
desisyon na. Ay, oo, coach. Sakto ka, coach. Kasi may nagtanong dito, galing kay Monty Guerrero ng Makati. Coach, how many signs I can check ba to decide to plunge into being an entrepreneur? Into business? Actually, hindi ko sinasabing dapat lahat, ano? Pero kung meron pa 70% na science na yun. Yung mas malaki ang weight, no, coach? Oo, mas mataas ang weight. Mas malakas, mas mabigat ang weight ng pag-decision. Eh kung lahat yun nandun, alam mo na. Oo, kasi sabi ko nga, Jitay, no turning back to. Yeah, oo. You have to burn the bridges talaga. Sabihin, naalala mo yung kwento na para si Alexander the Great tataya na tipong kukunti lang sila. Tapos sa kalaban nila madami pero wala nang balikan to, laban ng laban, patay ng patay, parang ganoon, ano? Opo. Kaya sinunog nila yung barko, wala nang uwian. Kailangan pag-uwi natin, panalo tayo, victor tayo, parang yes. Ganoon, ano? Nagtagumpay tayo. So, ibig sabihin, once na mag-decision at mabigat na yung mga signs na yan, mm-hmm. then go for it. Kasi maraming susuporta sa'yo. Basta positive lang talaga lagi, coach, eh. No? Kung talagang, at saka syempre number one yung prayers, no? Minsan nga, parang dinidare pa natin si Lord, no, na, Lord, baka pwede naman akong humingi ng senyales din. Ibang senyales na to para sa tao, nakikita ko na eh. Pero yung go signal mo ba? Oo, kasi pagka naman yan ay niloob ng Panginoon, coach, walang mangyayari. Although, kung meron mang negatibo, hindi masama ha, kung merong negatibo, challenge o concern man na pwedeng mangyari yung sa kalagitnaan ng iyong journey, ika nga, nandun naman siya to help you, diba? Yes, so yes, talagang right. yung laging iisipin natin Lord, ikaw na bahala. Minsan nagmamagaling pa tayo, coach, na dinadara natin. Diba? Pero yan yung mga mabibigat na, ano, mabibigat na bagay para ba tipong hindi ka na makatulog minsan, hindi ka na makapag-isip. Hindi na makatulog, hindi na makakain. Mo, at nararamdaman ng mga kababayan natin, then go. Huwag nang pabigatin ang dibdib. Gawin na yung tamang decision and makikita mo unti-unting luluwag ang dibdib. Ito, coach, meron pa. Sabi ni Ma'am Carmela Aquino ng Navotas. For OFWs, yung tinalakay siguro natin kanina, coach, na yung ilang signs, no? Sabi niya talagang homesickness ang kalaban. Yun. Sabi ko sa asawa ko, dito na lang siya, pagtulungan na lang naming magnegosyo. Yeah, no. Actually, sabi ko nga, magpikat talaga mag-desisyon, Juday. Lalo Opo. Na po ang pang-pinag-uusapan. Welfare ng ating mga anak, welfare ng edukasyon, mga ganyan, di ba? Oo. Pero kung ang question is, mag-check lang naman eh. Tama yung kanina sinabi mo eh. Kung may kinuwento ka kanina na, kung kikitain mo rin lang naman dito, Yungon. Di ba? Ibig sabihin, halimbawa, ang pinag-uusapan natin, income doon sa abroad, 50,000, 70,000. Opo. Pero nung konting sikap pa lang, ito trabaho mo, nasa 40,000 ka na. At tapos, pagsisikap ka pa, dagdagan mo lang ng konting sipag pa. Ay baka, much more than the 70,000 pa, coach. Baka maging 100 pa yan. Correct. Di ba? Sa atin, hindi ka malayo na 2 years. Sa pamilya. Tapos, hindi mo na malalaman kung ano na nangyari sa anak mo, para bang, di ba? Di ba yung nakakasabay ba yung parents? Opo. Yun lang naman ang pinag-uunan natin. Yes so, po. Again, wala natin pinating kinokontra yung mga ibang nag-abroad. Pero kung makakapag-isip tayo ng bagay na hindi tayo... Yan. Ito naman ay reality check lang din naman, coach, yeah, no? Coach, may isa pa. Yes, galing kay Antoinette Reyes. Hirap lumabas sa comfort zone. Really. Totoo coach. Yun. Totoo yun. Kaya nga sabi ko nga, pagka nandiyan na yung mga signs na yan, wala magagawa si comfort zone. You really have to get out of your shell. You get out of your really comfort zone talaga na baka may ma-explore pa, no? Actually, yung mga bagay na ganyan, ano na lang yan. Para bang, siyempre, totoo naman na iba yung nahihirapan tayo. Opo. Kaysa sana nakaupo lang tayo ng maayos. Yes. At nasa lilim, ano? Pero kapag pinag-uusapan na rin naman yung tipong pagbabago, yung pag-unlad, pag ano, talagang hindi ito madali. Tumi ng mga bagay. Lalo hindi pa 100% decided. Opo, kaya nga, tama yung tanong kung ilang percent. Sabi mo nga, kung may 70%,
kabilang signs nga daw, sabi ni ni Monty kanina, coach, eh, no? Yun. Yeah. Anyway, nako, eh, at least binigyan na natin sila, coach, ng mga, sa tingin nyo ay pinaka mga importanteng senyales, no? Para ma-check nyo kung kayo ba ay pupunta dun sa direction na yon. Bilang isang entrepreneur or whatever, bahala na ho kayo mag-decide. Mahirap nang masisi, coach, no? Lagot si Coach Jojo Echeverry, no? Sabi ko si ni Coach dun sa programa nila ni Ate Juday, ganito eh. Pag isa lang naman, wag muna. Siyempre, yes. Hindi pa mabigat yan. Opo, opo. Pero pagka sobrang bigat na, dahil naandito na lahat, nagmamanifest na lahat. Totoo. Huwag mo nang papigatin ang dibdib dahil baka magkasakit pa. Kaya nga. Di ba? Then, labas na. I mean, ano na, ipakita, i-ano mo na yung skills mo, i-discover na, and then go for it. Yun. O, oh, ayan. Ako. Oo. At wala na rin tayo. Saktong-sakto, coach, ha? Naubos na rin yung oras natin. Pero nasa iyo po yung pagkakataon, coach, no, to plug your numbers, contact numbers, kung meron kayong mga seminar na, coach, for this weekend and sa mga susunod. Yes. Go ahead, coach. Yes, they can call me or message me to sa Facebook Messenger Inventor Jojo Echeverry or 0942-827-5656. Pwede po sila mag-text or mag-message. Para dito sa pinag-uusapan natin kung sa pag-decision. Kasi mabigat din talaga ang mag-decision. Mm-hmm. Pero kung gusto nyo pong matulungan kayo sa pag-decision, then you can call me or you can message me. At handa po tayong tumulong para sa ating mga kababayan. So magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi sa iyo, Juday. Thank you, coach. Happy weekend. Ingat po kayo. Thank you. Salamat po ulit. Okay. So yan mga kaibigan, ang ating financial coach. Oo, syempre, every Thursday night, si Coach Jojo Echeverry. Kayo ho ba'y nagkaroon ng checklist? Ako sinulat ko eh. Titignan ko lang muna. Alright, ako mga kaibigan, nakuha na po muna natin ang ating segment na gabay natin. Walis sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos ang Thursday edition ng ating programang Dear Ate Juday. Una tigit sa lahat ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataon na tayo po'y muling makapag-broadcast. Ay, kalawa po ang ating pasasalamat sa ating coach, Jojo Echeverry, sa mga ibinigay niyang impormasyon, no, sa kanyang session for tonight. At sa inyo mga kaibigan, of course, sa pagsama niyo sa akin sa nakalipas na 45 minutes ng ating buong programang Dear Ate Juday. Ayan, salamat sa mga nakagapay natin sa News Center, si Najeli, si Abby, si Drew, si Hannah, si Hyacinth, si Rashid, si Ariam, si Atiya, si John Jacqueline, si James at si Micah. Salamat din sa ating social media team. Ayan, si Najam, si Allen, si Eileen at si Kimi. Ayan, salamat sa inyo. Sa ating technical, thank you Engineer Chelo Bingol, Engineer Daniel Tenko, Engineer Jeric Barreto, Engineer June Aguba, salamat sa inyo, Engineer Fred Balamala, Engineer Winner Contihino, salamat po sa inyo, ha? Siyempre sa Batnubay yan ang kanilang head engineer. Si Engineer Eugene Castro. Thank you so much po sa inyo. Ayan, so bukas mga kaibigan, loobin, no? Tayo po'y magkakwentuhan naman sa usapin naman ng health. Ayan, health. Health and wellness. Makakasama po natin si Coach Mitch Reyes. Ayan, so abangan nyo po yan bukas, ha? At muli, ito po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, ang inyong Ate Juday. Ayan, nagpapasalamat po sa inyo. Susunod na po ang programang News Update. Kasama mo po si Abby Malanday. At pagkatapos naman po niyan, ang Musika at Balitaan. Kasama naman ang ating watch show number 3, Bert Mozo. Ayan, so ang ating pong paanyaya at paalala. Ayan, higit sa lahat, no? Mag-ingat po tayong lagi at tayo po yung magtagubilin sa ating Panginoon kung nasaan man po tayo para po tayo maging ligtas. So bye! Ingat po tayong lahat! See you! Ate Juday.